Ayos. Wow! Ito na yung dishwashing natin area. Itinturahan na lang ito. Liliwanag na. Ayan po ang mga farmer. Turata niya. Ayan na. Bago ang lahat, batiin na muna natin ang happy happy birthday si Nanay Aida. Happy 98th birthday po, Nanay Aida. At sayang di po tayo nagkita kahapon. Ayan. Ako po yung nakukonsensya. So, ayun. Pero wag po kayo mag-alala. Malay natin, di ba? So, nandyan lang naman kayo sa... ano ba? Sambales. So, malay natin. Pagka kami po ay napasyal dyan bago po kayo umuwi, pipilitin po natin. God willing, pipilitin namin na makapasyalan po kayo. So, ayan. Happy happy birthday po kay Nanay Aida. At happy 98th birthday. Wow, sana maabot din po ni Nana yan. So ayan, at hope to see you soon. Ayan, happy happy birthday po uli. Ay, ayan mga kapamay, sa magandang buhay. Andito na naman tayo. Kakauwi ko lang. Ayan, nakuha na natin yung mais na lagi ko nakakalimutan. Sayang nga naman mga kapamay, pagkain ng ating mga baka. Ating mga bakang muntik nang masunog nung isang araw. Ayan, no? Nakalagay na po ng insulation. At ganun pa rin, mainit pa rin. Mukhang kailangan talaga ng ano. Pinaka-solution dito, pwedeng ibaba ng kaunti 'yon, no, yung yero. Ipa-ganon. Tatanggalin yung frame, nakalundo na ng kaunti ito para yung diretso, tapos yung hangin pa nakakapasok. Kasi dito lang naman eh, medyo iba talaga ang temperature pag pumasok. Yun, at tingin mo, itong bubong natin dito, kaya-kaya natin ibaba ng konti itong pag-anon, tapos nakapasok ng konti. Oo. Kasi yan lang naman ang nagiging problema, yung hangin, hindi nakakapakas doon eh. Yung init na to, yung hangin na naiipon dito sa taas. Tingnan mo nga, kung ma-o-extend natin ng konti yung yero, eto, kailangan, parang ano ba, parang Yolanda. Singawan lang, open lang siya, para yung hangin din na galing doon, makakapasok. O kaya, nakakalabas siya, kasi mainit. Diba? Kasi yun lang naman, dito mapresko, pag pumasok ka, yung hangin kasing mainit, naiipon ang naiipon, umiinit ang umiinit. Yun nga yung sinasabi ni, yung pumunta dito, si Handy Manny. Yung ventilation ang problema, kasi, yung hangin na andyan na, mainit na. Pag umakyat ka dyan, tumungtong ka lang sa lamesa. Pero kung nakakatakas yung hangin na yon, kung umuwala yung init. Kasi may ventilation na, may ano na tayo, insulation eh. Kung ibababa natin ng konti, kahit mga... Ito lang nakaganon, igaganon mo ng konti. Pwede, no? Kasi hindi naman, ano eh, sa welding mo lang naman na ano yun. Ang inalo lang doon yung makalabas yung hangin. Kasi nakukulong siya dito. Walang takasan eh. Pero kung bukas yan, nakakalabas yung init. At the same time, yung hangin pa na... Hindi na natin nalagyan pa niya, ng ridge roll. Wala na siguro. Huwag mo na nalagyan ng ridge roll. Kasi kung ridge roll, lalo mo pang tinakpan eh. Lalong iinit tayo. Ang pinaka-solusyon dyan, ito talaga, maangat natin ng konti. Natin yung gano'n natin yung sa... Ha? Yung sa taas. Kung sa tingin mong pwede. Pwede naman siyang ito. Ibababa natin ng konti. Nakausli na ng ganun. Pwede natin ibaba yan. Kaya lang, bubugsangan pa natin yung sa taas. Ng konti, no? Pwede din. Kasi pagka ganyan lang, umulat, anggi, papasok. Hindi, ito kung ito, ipasok mo ng konti pa. Ay, papasok mo. Oo. Tapos, ano mo na ng konti, siguro mga dalawang dangkal lang siguro. Siguro mga... 15 inches. Ang ganun, ano? Yan yung problema natin. Yung init, yan yun. Hindi nakakatakas yung ano eh. Tingnan mo. Nakakulong din eh. So yung init, naiipon. Bumababa.
Na? Ay, konti lang. Ano? Hindi, ano lang naman, kung pwede naman tayo mag-start, weekdays natin tirahin yan, di ba? Makapag-start tayo, weekdays. Limang araw siguro, kaya naman yan, ano? Kasi ayoko namang maging uncomfortable lang. Mainit ba talaga ang gagawa ng init? Iba yung komportable ka. Babaklasin natin yan. Ito, tingnan natin din natin yung electric fan. Kung tatanggalin natin to. Oo. Yan. Oo. Kasi dito, malamig eh, no? Pag pumasok ka, dun mo mararamdaman, biglang parang pumasok sa kwarto na nakasarado, no? Makakatulong yan, yung makalabas yung hangin na mainit, may lusutan dun sa taas. Parang yun na yung pinaka-vent niya. May ilang araw kang pag-iisipan. Ganun nga, no? Yan na. Ganyan nga din naisip ko, eh. Ibababa mo lang yung, ano. Oh. Pwede na. Tanggalin to. Oo. Usog na lang. Oo. Pwede. Parang pinakatabing na lang naman kasi ito, eh. Di ba? Tabing na lang naman yan, eh. Na? Maganda pang titig niya. Oo. Ayun na, may magpipick up na yata. Ano ito? Motor? Ha? Geomar. So ito na. Oo, kasi kailangan natin magkaroon ng awang doon. Kung malalakihan pa, mas maganda kasi... Yung hangin nga na mainit, umiinit, naiipon ang naiipon yung mainit na hangin, hindi nakakalabas eh. Kaya umiinit yung loob. Pero kung may buka, may open to, syempre ang mainit na ano, nasa taas yan eh. Nasa taas ang mainit na ano eh. So, ano. Lalabas niya ko. Tapos kung may hangin pang ganun, may papasok na malamig na hangin. Pero malaki na rin ang nawala, ano? Nainit ka na. Opo, nabawasan kuya. Nabawasan talaga. Mas ano na, mas... Oh, malaking nabawas. Oo nga, no? Nabawas na. So electric pan pa. No? Electric pan pa niya na umiikot. Okay na. Pero mas ano ko po, ipupush ko din yun. Okay, maganda. Malaki ang... nabawas. Galing pala ako sa biyahe kaya nararamdaman ko na initan ako eh. Galing ako sa biyahe. Pero ngayon okay naman. Pero mas maganda po ito. Para yung hangin din makalabas. Yun lang. Tapos ito na yung ginagawa pala nila eh. Wow. Yan po yung mga retasa itong kahoy. Si Bebe nag-isip niyan eh. Tapos pipinturahan natin yan. Tapos may karatula dyan na ka-farmer. Made of wood din. Hindi ko lang alam kung anong kulay. Tapos, ha, tayo ay miliksyon ngayon. Anim, mga ka-farmer. Ayan, nagbalik coke kami. Pero pinag-aaralan pa namin yung kulay kasi sabi ko, tansyahin kung 50-50 mas maganda. 50-50. O, oh, break na daw kayo, sabi ni Kong Kong. Paborito mo siguro ang recess dati, no? Ne. Dami. Yan, na-pick up na yung isang ating lechon. Ayan. Nintay ko na lang si Nana. Ayan, may order po siyang lechon ngayon, mga ka-farmer, hanggang... Sabi niya, 11 o'clock daw. So, ayan, hintay-hintay natin.
So dito, sabi ko nga, pwede pa tayong mag-extend dito sa part na to. Pwede tayong maglatag ng ano diyan, net. Kung sakaling talagang sana, 'di ba? Ako naman optimistic naman tayo. Malay mo, medyo talagang yung ano dumami po. Ito, pwede nating pwede tayong maglagay diyan ng mesa na parang ano lang, 'di ba? Tapos ito, lalagyan natin ng net 'yan na ano, dodoblehin na lang natin yung net na shading net natin. Diyan, medyo taas na lang natin ng kaunti. Oh. Para ka lang nasa ano, handaan, 'di ba? Tingnan natin. Kasi marami pa namang pwedeng pag-anuhan. Tapos yun doon pa sa loob. Kaya lang nga doon, mainit din po mga farmer. Mas presko po talaga dito. Sa labas. Tapos ayan, okay naman pala. Ganda. Maganda po yung naitulong. Dito. May electric pan naman. Ayos. Pwede nga stand pan na lang para yung hangin galing dito. Binubuga dyan, ano? Pwede. Oh, dito ha. Dito, ang ganda ng hangin, Sal. Preskong presko dito. Labas. Si Jomar, hindi pa, sabi ko magano na ng pintura, yung ano, ang pinturahan na yung... Pabili na kaya ako kay Papa Yam. Pinturahan na natin dito, kaya ang panahon. Silipin pala natin yung... Okay na yung lechon. Ginawa ka ni Jane din. Gripo na lang. Ano na lang kulang nito, gripo? Mga basura dito, dami pang ililipat. Yun. Oh, pintura na lang 'to. Wow, ito na 'yung dishwashing natin area. Pinturahan na lang ito, liliwanag na. Ito, hindi ko lang po alam. Kulang ang ilaw. Madilim pa rin. Dalawang ilaw ipapalagay natin dito. Gripo na lang. Tapos ito, pintura para lumiwanag. Ito. Ano natin kung may papatiles pa natin yung mas maganda sa ano. May tiles natin. Pero titingnan muna natin. Tingnan muna natin yan. Kasi yan yung mga investment na pag hindi nag-click yung kainan at ano, sayang. Diba? Hindi naman maiaano. May nag-comment nga na yung ano daw, yung loft daw parang sayang lang. Yun naman po ay another content yun sa YouTube. Pag ako po ay nakapag-race at nakapag training, may additional content po tayo about sa ibon naman. So it's an investment pa rin naman, business ano pa rin naman po yun eh, business part pa rin naman po yun, at yun naman ay babalik at babalik pa rin naman po yung pinuhunan doon. So hindi po tayo nagsayang ng pera doon, at alam ni Bebe yan. Actually ano na eh, nasa 70% na rin naman po yung ginagawa yung loft, halos bumabalik na po yung nagastos. Kaya ayun. Ngayon dito, sabi ko nga, pagka binuhos natin dyan at pinaganda natin ang gusto at hindi naman nag-click, sabihin mo na, ay patay tayo. Buti kung let's say sabihin mong 1 year na gumana at malakas, mababawi mo. Ayan o, ganda ng kulay ngayon ng lechon na. Back to Coca-Cola po kami. Sabi ko, anin na lang muna natin yung cook. Si Bebe hindi satisfied sa molasses, kasi yung molasses, paiba-iba din po ang timpla. Yung mga nakukuha naming molasses, siyempre minsan may mga halo na, minsan may puro.
So minsan magugulat sila, but dark na yun, may ibang kulay. So sabi ko, mag-cook na lang tayo uli. Marami naman pong option. Merong camel soy sauce, kaya lang wala naman dito. Wala naman tayo mabibiling camel. Maganda din yun. 50-50 camel soy sauce. Birthday pala ni Kuya Jimmy Speaks bukas. Ayan, happy happy birthday po sa inyo. Ayan, may surprise. May surprise po. Ayan, happy birthday Kuya Jimmy Speaks. Ito si Nana eh. Hindi ko lang alam kung anong oras kaya makakapunta. Kasi may appointment kami kay Doktora. Hanggang alas dos lang daw si Dok. Dahil siguro Sabado ngayon. Si ano po kasi si Neo ay nilagnat na ng ilang araw, pero okay na naman ngayon. Kaya lang sabi ko, bebe, paka siguro natin, dahil ina-assume lang namin na magkakasipon tapos nagngingipin kaya nilalagnat. Pero ako maganda na rin matingnan, dahil nakakatakot po yung dengue. Mahirap na yung dengue sa huli ang pagsisisi. Sabi ko, ano yun natin. Tapos tingnan natin tong pili, mga ka-farmer, at namulaklak na ang ating pili. Ay, ano kaya ito talaga? Bulaklak ka ba? O ano ka? Oo, bulaklak nga ito. Ayan, oh. Okay lang, nagbulaklak siya. Pero okay. Hindi naman tayo nag-hope na, diba? Tingnan na lang natin. Let's see. Ayan. Love you. Mukhang ano to ah, mukhang totoo nga. Oh, mga farmer, may langgam-langgam pa. Oh. Tingnan. Kasi may mga na si Sir ano ba to? Borbe Santos sa Facebook, sa mga nag ano ng pili, nagpo-promote ng pili. Ganyan po kalalaki, may mga ano na, may mga bunga na, pinakikita niya. Sana mapabunga natin dito. Ano bang ginagawa nila? Meron po tayong bisita at may babatiin daw. From Canada naman to. Ayan. Oh, Bay. Ito ako, nakilala ka partner. Partner pala, ka-partner. Oh, ayan ha. Napuntahan ko na. Batiin niyo po sila. Paano pagbati? Yung mga tropa. Hayin mo lang ha. Oh, mga tropa dyan sa... Pangalanan niyo po para alam na sila yung binabati niyo. Sa Canada. Hindi, siya may kakilala eh dun. Kasi nasa Vancouver ako, siya Winnipeg. Vancouver. Kaya hindi ko kilala yung mga ano, mga... Si Uncle Andy. Si Andy, Andoy! Nanggaling na din po siya, no? Nanggaling na din siya dito. May picture nga kayo eh. Dahil pa kita oh. May picture na ako kay ka-farmer, sabi niya. Bata. Ayan, thank you po. 2 o'clock. Ayan mga ka-farmer, balik tayo. At grabe, buti na lang po hindi nagtuloy yung sunog kahapon. Nung isang araw, nung Thursday. Hanggang dun lang. Ayan lang oh. Yung nasunog, hindi po tumawid dun. Kasi kung tumawid po dun, naku po. Sunog yan, paakyat ng ganun. Tingnan nyo naman oh. Yan. Mga brown na yan. Sunog lahat yan. Buti na lang. Tapos, yung dito, yun na nga, sabi ko kanina,
Tingin ko good idea po yan na pagka... Pero titingnan muna natin din. Alam mo naman. Titingnan muna natin pagka may electric fan na. Kung okay na yung init, pwede hindi na natin galawin yan. O matatanggal na yung init. Ano. Pero kung ganun pa din, medyo hindi pa ako satisfied, eh pwede pa natin buksan yan para yung mainit na hangin. Kasi ang nangyayari po, mainit yan. Tapos syempre, yung yero mainit po, papasa doon sa insulation, iinit. Yung hangin sa taas niya, naiipon na yung ipon. Kumakapal ng kumakapal yun na mainit. Hindi nakakaalis. Hindi nakakatakas. So ayan, yung, kaya yun dito, bababa siya. Yun yung nararamdaman na init. Ngayon, kung bukas po yan, ang tendency, tatakas po yung mainit na hangin. Or, pag may hangin dito, itutulak siya, itataboy siya palabas naman. So wala pong naiipon na mainit na hangin dito sa loob. Yun yung ano nun. Kaya tingin ko mas maganda. Tapos ito na pala yung ating ano, ganda pala ng kinalabasan, makaka-farmer. Ganda nga naman. Pwede nga magpa-picture dito. So ito, ayan ha, hindi pa pinakikita eh. Yung dito, maganda to, kahit maanuhan lang ng barnis na ano na, wood stain. Oh, pintura kaya wood stain, no? Anong ano, basta may kulay. Kasi ayan na po mga farmer. Pintura ata niya. Ayan na. Wow. Maganda ko 'yan. So, dito daw mas maganda. Ayun nga. Wow, ayan. Oh, 'di ba ha? Pwede na nga. So yung mga pwedeng magpa-picture dito, let's say parang for remembrance, 'di ba? No, napunta ako kay ka-farmers ano, lechonan. Ayan na po 'yan, mga farmer. Pwede. Galing nga idea ni Bebe, ha? Ganyan lang. Ganda. Ayos. Hindi naman po ganun ka kainit na. Ganda din ang nagawa ng insulation. Pero ang kinain po ay 2 and a half. Mas ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oo nga. Marami nga. Kala ko kaso sobra yung dalawa. Tatlo. Halos. Pero hindi na ganun kainit. Ayos na. Ito, nasara to eh. Nasara yun. Ay, ako. Mati na may lalamunan. Wala pa si Brother Alan Disu. Pipick up daw siya ng 1 to ano eh. 1 o'clock pa naman, luto na. Ayan. Tapos, shoutout pala kay Nana. Ayan, marami pong salamat. Hindi kami nagkita kasi kami po ay, yun nga sabi ko, nilagnat po si Neo ng ano? Aba. 4 days na yata. Palagnat siya ngayon. Siyempre, ina-assume namin na nagngingipin na po kasi. May ngipin na siyang dalawa sa babae. Nagngingipin or sinarawang kasi may sipon-sipon. So, parang magkakasipon daw kasi si Nat-Nat sinipon din nung hindi nagtuloy. Nilagnat din. So, isip namin ganun. Tapos, kahapon may rashes pong lumabas. Sabi ko, Bebe, takbo natin. Baka mamaya dengue. So far, okay naman po. Ano lang, sabi ni Doc, tigdas hangin lang. Kung yan, wala yan. Sabi niya, viral lang. Mabilis lang yan, mawawala. Pero ipacheck nyo na rin yung platelet para sigurado tayo. So, ayun, okay naman po. Mataas naman po. Platelet, awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyempre, kagabi pa ako nag-aalala. Malis pa naman kami. Pero masisisi mo na naman yung sarili mo. So, ayun. Okay naman po. Thanks God. So, wala naman ang problema. Yung kinatatakot natin. So, malamang tigdas hangin lang. Pero ngayon okay naman na po yung rashes niya. Nabawasan na ng ano. Baka daw po sa sabon din lang. Magulo. Ang daming ano eh. Ang daming hinahinala. Si Jomar. Si Jomar bumili ng pintura? Ayun.
Kasi sabi ko, pinturahan na to. Para bumilis-bilis na tayo. Ayan, no? Yung mga gilid na yan. Ma-white natin yan. Di ko alam kung itong mga, ano, haligi ng ating, haligi. Ano? Oo, haligi nga, no? Ilalagpipinturahan pa natin yan. Para maiba yung itsura ba ng ating litsunan man lang. Liwanag yan pagka napinturahan, ha? Okay. Eh, yung flooring, tinay na lang muna natin. Sabagay, mura lang naman ang tiles, ano? Hindi naman malaking, ano? Mas maganda sana ang pinaka-tiles din para sanitation na rin, di ba? Tapos, palitan na natin yung, ano? Yung linya. Masasara natin yun? Baka wala tayong pangsara nung doon sa ilalim. Ano yun? May drainage na yun, eh. Hindi nga. Ano yung pinangsasara doon? Meron siya. Okay. Meron na yun. Pagkato siyang... Isasara mo lang talaga na... Isin, buksan na yun. Ba't naandun yung isang tubo? Punta kinarabo. Drain. Ayun, no? Okay naman pala. Ito na lang yung kalat na to. Itong ano, maganda tong cooler na to na naiwan dito. Papadala natin sa baba yan. Tibay niyan. Bigay pa ni ka-farmer. Alimutan ang pangalan ni ka-farmer, ha. Taga Batangas. Ayan, maganda yan, maganda. Hinahanap ko kaya nung isang araw, sabi ko. Ayan, magandang dali sa mga outing, eh. Tibay sa yelo. Ah? Tingnan natin, no? Hindi mo naman naayos ito. Ha? Hindi mo naman naayos ito. Oo nga, no? Oo. Sige, huwag mo na muna ayusin. Ayusin na natin yan pag ano. Ito na pala ang pintura. Oh. Okay na pala, eh. Ano bang hinihintay natin? Pendit yun, ha? Dalawa, lima lang pala ngayon. Nasa isip ko, anin, bukas, apat. Ay. Nagduktuhan ko, kuya. Ah, oo. Hinihilahan nyo ng alambre. Parang pinaka-guide, ano? Ayun naman pala. Ang laking tulong din. So, kukulang na lang po ito ng mga ilaw. Electric pan. Hindi ko pa alam kung ilalagay nating electric pan dito ay stand fan. Kung stand fan, okay din naman. Just in case na, ano, magagamit mo. Kung naka wall pan ka, mahirap mag-wall pan. Ano? Kasi ang iniisip ko pag wall fan po dito, baka yung init na makukuha niya ay galing din sa taas, ibabalik niya, mainit din yun. Kung stand fan na ganito kataas, dito kukuha siya ng hangin, fresh air, ibubuga niya dyan. Mas maganda. Ganda, oh. Farmer. Yeah. Pwede lagay tayo ng konting halaman dyan na pasok, na malaki. Dalawang kanto. Ang maglagay ng upuan. Matibig la alala muna ko. Kong, sa Lunes, mapasok ka ba? O, gusto mo muna magbakasyon? Na? Yung ano, yung sa alam mo yung sabay sa labahan? Yung mga damo dun, sa likod bahay. Yun, linisin mo, tataniman natin ang mustasa. Yung gilid na yun, yung sa may bahay, gilid ng bahay, doon sa likod. Di ba ang taas na ng damo? O, tataniman natin ang mustasa. Tapos mamumulot tayo ng ano ng ninachuchay, tae.
No? Ang target mo, isang truck. Dami niyan. Dahil sasako lang, pulutin lang kahit ano, tigas na eh. Mas maganda yun, hindi mainit. Kagaya ng samanok, mainit ang samanok. Gamitin natin ano, fertilizer. Kulay orange pala ito. Napasarap na naman ang kain ko. Gatang tulingan mga farmer na may maraming pechay. Sarap. Pinirito muna yung tulingan. Palaban na naman tayo. So ayan. Kulay orange daw yan, oh. Eto, hindi ko po alam kung ano. Sabi ko nga, wood stain na lang siguro na dark, ano. Pwede rin, retasong kahoy lang naman po yan, eh. Diba? So, itong ka-farmer ay ano na, kulay orange. Ilan pa ba ang baboy natin? Sinasabi, mapuputol. June na daw ang susunod nila. Uy, di ka pa pala nadadali, brother. Huh. Ikaw ah, bago to. Hindi ito yung kulay niya lang. Nadali na yun. Okay. Ayan, dalaki nito. Dalaki. 2.40. Panalo yung nag-order ng 2.40 bukas. Dahil malaki ang ibibigay natin. Mga farmer yan, 1, 2. 2, 35. 20 kilos, ano muna tayo, hold muna tayo dahil si Tatay Feli wala na daw pong 20 kilos kaya medyo ano tayo sa kanya. 25 po ngayon muna ang pinakamaliit. 20 kilos, ayan. Ay, ito may dalawa pa pala dito, so 1-4 bukas pwede kaya natin gumulong. Tapos magkakaroon tayo ng harang dito, sawali na lang siguro. Sa wali dyan, ilalagay natin para medyo may iba ano naman ng konti. Pero papalinis pa rin natin yan, syempre. Ayan. Tapos ito. Dito nga, pwede pang sa umaga. Pwede pa silang malilim dito sa umaga, ano? Bah, ano yung lumilipad na yon? Bagay, wala naman akong ibon. Parang falcon. Oo, falcon. Ayun, oh. Falcon, mga farmer. Yan ang kalaban natin. So, ayun. Ayos pala, eh. Ganda. Pa si Brother Alan na tagal ah, late siya. Check natin yung mangga natin. Wala pa naman nahuhulog. Parang ano na yan, buo na yan, hindi na yan na ano. Ayun ah, NBA playoffs mga farmer. Yan, congratulations Denver Nuggets, 3-0 na po. Amoy burakay na. Phoenix Suns, amoy burakay na din. So, medyo ano ah, mabigat ang laban ah. Dallas nanalo kanina, ayan. Oy, laki nga talaga itong manggang ito. Laki nga. Gaano siya eh, pumupula eh. Ayan no. Ayan no. 1, 2, 3, 4, 5, ayan. Ito makapal. Wala pa oh. Tingnan nyo. Pag lumubog yan, ito lumubog na. Ibig sabihin po maniba lang na. So wala pa. Wala pa po. Ano pa to? Bubot pa ito. Yan oh. Tingnan nyo. Nakaumbok pa eh. Hindi pa lumulubog. Ang mangga, kunyari bago nyo pitasin, malalaman nyo naman po kung
ano na, manibalang na, mature na siya, kung lubog na siya. So sa Indian mango, kung bibili kayo, kunyari, hindi nakabukas, malalaman nyo naman kung, uy, ano na to, manibalang na to. Pagka yung tangkay niya, yung pinakatawag namin sa Bicol nito, guduan eh. Yan o, nakalubog na. O, bilis lang pong malaman. Ito, kailangan natin mabakod ha. Kailangan maayos sa yung lupa na to. Hintay ko na lang si Brother Alan. Anong oras kaya darating? Pagpahinga din sana tayo mga farmer. So ayan ha, tapusin na natin ang ating vlog. Yung greetings pala, ayan, unahin ko mga farmer. Ayan ha, lalagay natin sa unahan ng vlog yung ating greetings kay Nanay Aida. Ayan, happy happy birthday po ulit sa inyo. So ayan, di kami nagkita kahapon. Kahapon po sila magpipick up, sayang naman. Pero huwag po kayong mag-alala dahil God willing, tingnan po natin kung maisisingit po, no, na makapasyal po kami uli ng Zambales, kasi gusto namin maanuhan yung Mango Festival ng Zambales. So ikutan uli namin ang isa sa favorite ko, syempre one of my favorite palengke, and ngayon ay may fishport na mga ka-farmer. So dalawang vlog na tayo doon, ang masinlok. Ang sarap mag-adventure doon. Alam mo, ramdam na ramdam mo yung pagiging probinsya nung masinlok. Tapos numimili ka ng isda. Nako po, maniwala kayo, mag-i-enjoy kayo. Kung kayo po ay mahilig mag-ganyan, ako kasi na-enjoy ko yung ganun eh. Isa sa mga favorite natin yan. Kasi parang ano, alam mo yun, tabing dagat. So ramdam na ramdam mo yung pamimili. Oh, ayan, sa masinlok po mga farmer. Siyempre, one of my favorite. Dahil marami din naman tayong favorite, siyempre. So, kaya ako nasabing one of my favorite. Nandyan naman ang Subic, nandyan ang Mariveles. Ayan, oh, masarap bilan. Dito sa ano, palengke, Orani, yan, favorite natin. So, Batangas City, yan, farmer. Yan, binabalik-balikan. Yung mga binabalik-balikan ko po, yan ay mayroon sa aking ano yan, favorite ko yan. Balanga, balanga isda, okay lang, pero dried fish naman pong binabalik-balikan natin doon. Balanga, so, ayun. Uy! So ayan ha, hanggang dito na lang mga farmer, tapos na tayo. So si Brother Alan, baka isingit ko na lang po kung larating siya, baka may gusto din batiin. Ayan, ako'y bababa na, it's 3 o'clock, ayan, Saturday today. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.